Ayan, magandang hapon sa inyo mga kababayan. At once again, J Vlogs TV nga ulit ito. At welcome back dito sa aking YouTube channel. At ang location natin ngayon mga kababayan ay nasa gitna tayo ng Center Island nitong Bonifacio Drive. At sa unang bahagi naman po ay yan na po yung Mil Lopez na po yan, papunta ng Mil Lopez Bridge. At nandito nga tayo ngayon sa may Anda Circle na kung saan magbibigay tayo ng updates dahil ito nga po yung bagong proyekto na ipinapagawa ngayon ni Mayor Scumareno. Dahil ito nga pong paikot nitong Anda Circle ay lalagyan po siya ng fountain. Pero hindi natin alam yung pinaka-specific talaga na itsura ng fountain na gagawin dyan. At hindi ko alam kung gagayahin ba niya yung katulad ng ipinagawa niya dun sa may harapan ng Bantayog ni Andres Bonifacio. At katulad po ng fountain dyan sa may Port Santiago. Ayan, hindi po natin alam mga kabayan dahil bawal pong kunan yung loob nitong ginagawa ngayon dito. At kung mapapansin nyo, nasa labas lang tayo at dito lang talaga tayo allowed, no, na mag-cover. At yun. So bali, ito pa lang Anda Circle mga kabayan. Ito po yung pinaka-boundary ng Intramuros at Pier 15. So bali, dito naman sa left side ko, ito po yung Pier 15. At sa unahan yung bahagi nyan ay nandiyan na po yung Red Cross. At dito naman po sa may right side ko, ito na po yung entrance sa pasok ng Intramuros, Manila. So magbibigay lang ako sa inyo ng karagdagang kaalaman din mga kabayan, no, na itong likod nga po ng Red Cross ay sandamakmak po talaga yung squatter dyan. Kaya itong Anda Circle ay nasa laula po ito, lalo na po noong hindi pa naupo si Mayor Scumareno. Talagang napakadugit na ito dahil ako po ay tumira rin sa Intramuros ng mahabang panahon, kaya alam na alam ko yung kalagayan nitong Anda Circle noon. At ngayon ay ibang iba na po siya. Dahil katulad niyan, pinapaganda na po ito ng ating mahal na alkalde na si Mayor Scumareno. Para lang sa ganun, ito po ay mabigyang pansin na din. Yan mga kabayan, at abangan po natin yung magiging resulta, no, o itsura na itong fountain na to kapag natapos na. Dahil ito ay talagang kaabang-abang talaga. At syempre, hindi ko kayo bibiguin, no, sa pagbibigay ng updates dito dahil ngayon na nasimulan na natin, ito po ay magtutuloy-tuloy na hanggang sa matapos nga po itong proyekto na ipinapagawa ng ating mahal na alkalde. At yun na nga, ito yung bagong proyekto niya sa taong 2020 at sa buwan ng Marso. Ayan, ito yung pinaka-proyekto niya. At bukod dito mga kabayan, bukod sa pagpapaganda ng lungsod na Maynila, meron din po siyang mga ibang proyekto pa, katulad po nung pagpapagawa ng hospital, school, tenement, no, na magiging tirahan ng mga taong nasa lansangan. Ayan, at bibigyan po niya yon ng matutuluyan. Yun nga po yung pinapagawa niyang tenement. At dyan po sa may slaughterhouse, ayan, magkakaroon din po dyan mga kabayan ng tenement. So yun lang mga kabayan, at quick updates lang naman ang ginawa natin dito sa may Anda Circle. So sinilip lang po natin ito. At ngayon dito naman tayo magbibigay ng updates sa may kahabaan ng Pibergos Avenue. Dito pa rin po yan sa gilid ng golf course ng Intramuros, Manila. So yan mga kabayan, at nandito na nga tayo sa may kahabaan, no, ng Pibergos Avenue. Dito pa rin po yan sa may Intramuros. Okay, so magsisimula lang tayo maglakad. Ayan. At alam ko napanood nyo na yung mga update natin dito, no, nung dati-dati pa, noong ito ay nilalagyan pa lang halaman. So ngayon naman, i-check na natin yung mga halaman, no, matapos nga po itong lagyan. So kukumustahin natin kung sila ba ay masisigla at sila ba ay nabuhay lahat ng itinanim dito na halaman.
So yun nga mga kabayan, at nakita natin yung mga halaman na talagang hindi lahat nabuhay. Yung iba po ay namatay dahil nga po tinatapak-tapakan ng iba natin mga kabayan na dumadaan dito. At syempre marami rin po kasing mga kabataan ang natutulog dito sa gilid ng Intramuros Golf Course. Ayan. At kung makita nyo naman, nag-alaga pa sila ng aso. At dito na yung talagang tinutuluyan nila or tinutulugan nila. So yun mga kabayan, ano po yung napansin nyo habang lalakad ako dito sa may kahabaan ng P. Burgos Avenue? Ayan, nakita nyo na po ba yung kalinisan, kaayusan? Ano po yung magiging komento nyo dyan mga kabayan? So sa mga bago pa lang po dito sa aking YouTube channel, inaanyayahan ko po kayo na mag-subscribe sa aking YouTube channel. At syempre kung gusto nyo naman po yung mga gantong video, huwag niyo pong kalimutan i-like, i-share, at mag-comment na rin po kayo dyan sa baba. So mali mga kabayan, at dito ko na po tatapusin ang maiksim video na to. Maraming salamat po sa pag-antabay at sa pagsama sa akin dito sa Intramuros, Manila at Pier 15. Ayan, so God bless po sa ating lahat mga kabayan. Suportahan nyo rin po pala mga kabayan si Sir Pugong Biyahero sa isinasagawa po niyang pagtulong kay Tatay Edgar na pauwiin nga po ito sa Davao.